Hello mga party people and welcome to another vlog. Okay, so nasa labas po ulit tayo dahil it's Ihaw Day. Ngayon po ay March 10. 2 months na si Mooney Girl. So special ang ulam. Inihaw na nokma. Yeah. Okay. Teka, salang muna natin, ha? Oh, power manok. Oh, look. Wow. Laki. Kasi malalaki yung mga kakain. Ayan, so multitasking tayo ulit kasi ihaw. Tapos may tayo pag-uusapan. Dahil sa 2 months na si Mooney ngayon, ang pag-uusapan natin ay si Jessica. Matagal-tagal na lutoan to. Ang taba eh. Ang taba ng manok. Anyway, matagal na kasi akong kinukulit ni Jessica. Gawang ko raw siya ng vlog. Sabi ko, be careful what you wish for. Yeah, eto na. Eh, sabi niya, parang yung vlog na ginawa ko, yung pakilala vlog. So, bubukuhin natin ang mga tungkol kay Francesca Camille Macarayan Rochester. Okay, unang-una. Si Jessica ay pinanganak sa isang lying in clinic dito sa Lago taong 1992. Supposed to be sa Veterans Hospital siya manganak. Kaso nga lang noong time na yon, uso ang brown out, kaya nung pagdating namin sa Veterans, walang sterilized na gamit. So hindi kami tinanggap. So no choice, balik kami ng Lagro at naghanap kami ng lying in clinic. Number 2, pagdating namin sa clinic ni Dr. Angeles, nakiusap nga kami na tanggapin siya. Kaya lang, wala na magawa si Doc. Napilitan siyang tanggapin si Mrs. kasi nasa puwerta na po si Jessica. Gusto nang lumabas. Number 3. Tatlong iri lang po. Eh, lumabas na siya. Ganun siya kaatat lumabas. O nga. Ganyan ko daddy. Anong seremonya si Doc? Actually, siya lang yung sumalun. Iri. Ah, higa at iri. Tapos ang boxing. Number 4. Paglabas po niya sa sobrang tamlay, sa sobrang puti, akala namin dedo. Eh, umiyak. Eh, buhay pala. Para siya si Casper nung lumabas. Number 5. Siya po ang aking pangalawang anak. At ang kanyang superpower ay kakulitan. Kaya nga napavlog ako eh. Pero hindi siya yung kakulitan na nakakaasar. For whatever reason, hindi mo makuhang magalit eh sa kakulitan niya. Kahit na yung tatay ko, lolo niya, na ubod ng sungit, eh hindi makuhang magalit sa kanya. Siya nga lang ang nakakapangasar sa tatay ko eh. Kasi kung kami yon, kami magkakapatid, inasar namin ang tatay ko, malamang madagukan kami.
Pero kay Jessica hindi. Natatawa lang siya. Number 6. Sa maraming nakakakilala kay Jessica, siya po ay charming at sociable. So yun, loko. Pero siya po ang anak ko na may pinakamakapal na apog. Pero sa totoo lang, si Jessica po ang berdugo ko sa bahay, lalo na sa mga kapatid niyang matitigas ang ulo. Okay? Siya ang aking bagman. Pag may matigas ang ulo, kay Jessica ko pinapareglo. Number 7, si Jessica po ay natural na kengkoy. Walang kaduda-duda pong sa akin nagmana. Pero ibang level po talaga siya. Taho muna, care of Mang Tong, Tommy Boy, Yahoo! Mahirap magluto ng manok, mag-ihaw, tagal. Kung baboy ito, tapos na eh. Sige, tok-tok pa more. Hirap talaga pag nasa labas. Okay, number 8. At one point in our life, si Jessica po ay isang selfie addict. Gandang-ganda siya sa sarili niya eh. Love your own, di ba? Pero, yun nga, sa sobrang addict niya, sa lahat po ng may-ari na cellphone na may camera dito sa bahay, meron siyang selfie shot. Ganun siya ka-addict. Ngayon, hindi na. Nung pinanganak si Mooney Girl, ang kanyang anak, eh puro picture na ni Mooney Girl ang laman ng kanyang camera. Si Mooney na ang sikat. Ayan, andito na tayo sa loob. Tapos na ako mag-ihaw. Nakakain na rin kami ng lunch. Kaya ituloy na natin itong Jessica vlog number 9. Si Jessica po ay mahilig magbansag ng pangalan. Daya! Nunoy! Lalo dito sa bahay ang simula niyan. Dito sa bahay at sa mga kaibigan niya. Mga example, sa nanay niya, tawag niya Ligs, Oligi Girl. Si Tim, tawag niya Chims. Kasi Chimony, yon may separate yung kwento, yung Chimony. Bacon, tawag niya kay Justin. Tapos si Carl, tawag niya BNC, Best Ninong Carl. Actually, si Carl yata nagbansag sa sarili niya noon. Pero ang tawag ni Jessica sa kanya, BNC. Sino pa ba? Yung kanyang best friend, si Maribel, ang tawag niya Balls. Balls. Sino pa? Ang boyfriend ni Balls na si Mark, ang tawag niya Mohork. At marami pang iba eh. Mga kaklase niya nung college, si Gors, si Bingot, si Looney. Sino pa? Kasama niya sa kabatchmate yata niya sa BDO si Rachel, tawag niya Baby Girl, at marami pang iba. Siyempre may tawag siya sa kanyang baby kay Astrid, kay Looney, kay Luna, ang tawag niya Waswid. And siyempre ang tawag niya sa akin, bagong bansag, Bonuts. Di ko alam kung bakit Bonuts, pero Bonuts ako dito sa bahay. Ayan. Marami pang iba, hindi ko na matandaan, pero definitely, kung ikaw, kaibigan ni Jessica, malamang-lamang, meron kang term of endearment para sa'yo.
Number 10. Simula nung high school, I believe, si Cheska na po ang nag-aalaga sa kanyang maliliit na kapatid. Si ang mga inalagaan talaga niya dyan, yung dalawang huli, si Justine tsaka si Tim. Kasi si Colin during that time medyo malaki-laki na ng konti, pero yung asin talagang yung buhat-buhat, pakain-pakain yan, naiiwan na namin kay Cheska yan nung high school siya. Number 11, nakupaw, napakahilig po niya sa makeup at kung ano-ano pang kalandian. Lintik ang beauty regimen niyan, lalo na sa gabi. At madalas nasasama kami sa kalandian niya. Especially si Carl, yan ang suki niya, si Carl at si Colleen. Okay, number 12. Sabi ko, magkaugali kami ni Cheska, di ba? Physically, ang naman niya sa akin, pareho po kaming may balat sa puwet. Exact same position. Tanong mo sa kanya. Yan. Number 13. Siya po ay Lolas. Lolas girl. Nako, favorite siya ng nanay ko. Kasi nga, ayaw ko, nasana yata talaga siya. Ano eh. Natural kasing malambing. Tsaka yun nga, makulit. Si Cheska. Kaya marami mga moments yan sa lola niya. Kaya gustong-gusto siya ng lola niya. Number 14, sa sobrang saya ng nanay ko sa kanya, yung pinamana po kay Cheska, yung ka-wedding ring ng parents ko. So yung wedding ring ng parents ko was forged to become the wedding ring of Harold and Cheska. Siyempre, hindi nalalayo na kung Lola's girl, Lolo's girl din siya. Siya lang talaga ang bukod tanging tao dito sa amin na kayang loko-lokohin ng tatay ko na hindi nagagalit. Yung tatay ko, ha. Marami rin siyang mga moments nila si Papa Lolo niya. Lalo na pagka nagpapatanggal ng blackheads and whiteheads. Suki si Cheska dyan. Tsaka pagkuha ng puting buhok. Hindi nag-aatubili yan si Cheska, kaya gustong gusto siya ng tatay ko. Siyempre, needless to say, siya po ang original daddy's girl. Yan, sinabi ko na. Original, kasi syempre hindi lang naman ikaw ang girl sa bahay. Diba? Syempre nandyan din si mami mo at si Colleen. So, actually hindi ka pala original, ano? Kasi si mami mo eh. Pero sa mga anak, ikaw ang original daddy's girl. Ayan, nasabi ko na. Yan na yung yan na yung listahan natin. For the meantime, may maisip pa tayo. Pero sa susunod ng kwentuhan. So, sana, marami kayong napulot. Napulot na kung ano-ano tungkol kay Cheska. Ewan ko, ikasisiyan nyo yan. Pero ito kasi yung request eh. Kaya, ayan. Yan po ang ating vlog for today. Tulungan nyo naman akong umabot ng 1,000 subscribers. Okay. Click subscribe. Siyempre, click mo rin ang like. And click the notification bell. Okay? So, until next video. Bye!